out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the four beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. Sabay-sabay. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by the blood of every kindred, and tongue, and people, and nation. Well, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, I pray na sa ipoy tuturo sa amin, natutunan natin, natutunan, Panginoon, maraming salamat sa kanilang lesson, but tuloy namin aming series, Panginoon, sa inyong mga particular sa Panginoong Jesus, mga details, Panginoon, na dati na malaman, karamihan ito, alam namin, but ganda ma-take pa yung details, Panginoon, para lubos na ito maintindihan, ma-appreciate din, ganun din po yung mga bago, para sila po ay matuto rin. At kami mga datian na, ay again, ma-appreciate to Lord, makita namin yung importansya ng bawat paggamit, Panginoon, sa mga salita, pag-describe, Panginoong Jesus. Kailangan po, Lord, kaya malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Okay, so ang preaching dapat natin soul winning, pero pwede na rin to para introduction. Again, ito po ay kaduksong ng ating series about particulars about the Lord Jesus. Ibig sabihin, tinitingnan natin yung mga basic, pero deep dive. Sino nagda-dive dito? Sabihin, lalaliman pa natin. Kasi alam na natin, para mag-solving tayo, alam natin, bakit namatay si Jesus? Eh, para sa kasalanan natin. Alam na mga tao, mga Pilipino eh. Pero pag tinanong mo na, eh, bakit nga kailangan mamatay? Eh, bakit nga, walang kasalanan tayo? Anong ginawa ng pagkamatay niya? Ay, hindi na alam. Kasi may mga bagay tayong very common na sinabi sa atin, narinig lang natin, hindi natin maintindihan. Kaya, ganyan po ginagawa natin sa series na ito, no? So, wala tayo siniseries. Okay. So, naalala nyo pa yung una, siniseries natin about Jesus. Number one is the anointed one, the anointing of Christ. Naalala nyo yan? So, inisa-isa natin yung ibig sabihin, anointment, anointing, and then yung para sa inyo significance noon. Define natin yung Christ, Messiah, at yung prophecy in the Old Testament, pinangako siya nung dumating siya, siya ay talagang pinili. Okay? So again, siya ay in-anoint us. Dalawa po yan, no? Prophet and king and priest, sorry. So tatlo. Prophet, priest, and king. May verse na ganyan, di ba? At meron din sa kanta. And then, yung second po natin, ang title nun is entered, ano? Okay. Ano? Ascension of Christ. Ayun yung subtitle. Pero yung pinaka-title nun is entered. Biglang nawala internet. Entered into the, ano ba yun? Nakalimutan ko. Ha? Ayan, galing. Entered to heaven itself. Ibig sabihin, pumunta siya doon at talagang sa langit mismo. Okay? Hindi parang langit lang. Hindi ganun. Iba, sabi, hinimatay lang. Hindi ganun. Okay? Inaral natin yun. Kaya again, itong series na ito, napaka-importante. Ang aking ano dito is convenience ko po ito kasi meron na itong ano, meron na akong lesson. Pero still, napaka-importante. Okay? So, ngayon naman, title po nito is The Blood Atonement of Christ. Okay? Mga basic to eh. Kaya natin malaman to yung mga terms na lagi natin naririnig. Eh, sigurado bilang Baptist at mga soul winner, alam natin exactly yung sabihin nun. Hindi yung tinatapong mo lang yung salita para kayong mga salesman na sabihin mo, ito po yan! UHD po yan! Ano yung UHD? Hindi ko alam. Ano nga ba yun? Yung mga ganun eh. Kasi binasa mo lang UHD. Eh, mga TV ngayon, nakakalito na. Ito naman, Crystal Ewan. Crystal, ano yung Crystal? Ito naman yung 4K, 8K. Ano yung K? Diba? Kilo, kilometer. Hindi.
Kasi dapat alam mo kung ano ka, bibili ka, either bibili ka or gusto mo makasulit. Okay? Binibenta sa amin nung una, ano daw eh, murang ha, kaso bagong technology, kaso China, parang ito na, buti nga na ano pa, nasalo ng warranty. Anyway, balik tayo sa ating lesson. Muna tayo sa mga, tandaan nyo po, ganyan tayo dito sa church. Napansin nyo ba? Kaya maninibago po kayo. Ngayon, ayaw nyo sa ganito, hindi na ako magugulat kung gusto nyo sa iba na mababaw lang kasi hindi masyado masakit sa ulo. Pero ano yung pwede mo i-project na success mo spiritually? Yun ang magtatanong ka rin. Kaya hindi sa tayo nagyayabang. Kailan lang pinakinggan ko si, kasi ngayon gusto ko i-topic soul winning. Eh di nag-ano din ako, ganun ang ginagawa ko, nag-review-review ako. Lumabas dun si Avante. Sabi, eh pinagbigyan ko na, tinignan ko na kasi baka mayroon akong mapulog. Ganyan ako, hindi ibig sabihin may negative, hindi mo napakinggan. So tingnan ko, may natutunan pa akong bago. Ano sa palagay nyo? Hindi ko na tinapos, pero hanggang 3/4 umabot ako. Kasi tinitingnan ko, baka may, again ha, gusto ko lang linawin. Kasi nung, yun ha, mga realization ko, nung pinapakinggan ko siya, marami pong, ano, marami siya nagawa pa sa mga baptist. Yun ang sinasabi din ng mga iba. So hindi natin dinidiscount yun, amen? Kaya nga tayo humiwalay sa kanya, kasi marami din comment sa kanya, na hindi rin maganda. Okay, so hindi natin gusto mapulot yun. Okay, yun ang gusto ko sabihin. Yun lang na mga comment natin dyan eh. Sa first quote, pinauso daw niya, yung sinabi niya dito, not preserved, not inspired. So kaya yun, kaya tama rin yung aking yung unang hinala. Wala nang makatutunan bago dito. Yun nga. Pero still, hindi ko din i-discount the fact na marami siyang ginawa rin sa mga Baptist dito sa Pilipinas. Kasi yung mga sinasabi niya, nakinig ko rin sa iba, ibig sabihin, napasa-pasa, which is good. Amen? Okay, pero tayo, next week na po yung soul winning, todo sa soul winning topic. Pero ngayon, dito tayo sa basic. So, para saan nga po yung atoning? Ano yung sabihin ng atone? Lagi, nasa ano natin, sa mga awit, ano yung atone? Atone. Atonement. Pang kapalit. Parang ganun. Especially, para ba't mo pinapalitan? Dahil, kailangan, ano ba to? Apis. Parang ganun. Apis. Kasi may kasalanan ka, especially. Okay? Tingnan natin yung dictionary, ano, para malinaw. To make amends, to provide a service, reparation, or compensation for something bad or ano yan, unwelcome. Ibig sabihin, basta lang parang tama yung pinapalitan mo kasi nagkasala ka. Ano na mangyayari para ma-restore yung fellowship? Kung tatay mo, kung, di ba, ganyan to. Pwede nyo apply to kahit sa mga friendship nyo, kahit sa pamilya nyo. Mga basic things to kasi nga, fundamentals to ng pananampalataya. No? So, sino bang kilala kong ganyan? Kaya nga sa amin, kwento ko na lang ulit para ang topic naman eh. Sa amin, minsan mga kaibigan, kaya kahit sa office. So, ang usapan madalas dyan ha, na nag-usap tayo, alas 8, start na tayo, alis na tayo, ganyan. So, eh, may na-late. Ayaw mo namang forever dalin niya yung kasalanan niya, di ba? Na-late lang ako na 1 minute, 30 minutes, may ginawa ko, nasabihin pa niya, di ba? O sige, libre mo na lang kami. Eh, ganun ba kayong, ano, ginagawa nyo na ba yun? Yung mga bata, wala pa masyado kasi nga, wala nang panlibre. Sorry na lang. Pero sa office, ganun yun. Kasi alam nila, meron kayo. Eh, total, na late ka. Sige, kahit magkano lang yan, kahit Starbucks lang yan. Para ma-appease, tama? Hindi masama loob namin sa'yo. Eh, tuloy yung ating, ano. So, wala na rin. Pagkatapos nun ang nangyari, wala na yung sama ng loob. Tama? Yung ganyan po, ano yan? Very basic yan. So, ganun din, pag-asama mo, kunwari, talagang nasaktan mo, nung damdamin, di ba? Ano ba yung madalas mangyari? Ang ganda yung kapitan ni ba? Dayo lang tuloy eh. Kunwari, ano yung madalas? Nasaktan mo yung damdamin ng ano. Na, sabihan mo na sigawan mo, ganyan. Tapos, hindi naman pala dapat. Dahil, ano ba? Ay, gutom na, wala pang ano. Eh, napuyat ako ang gabi. Ah, sige.
Eh, nasigawan mo na. O, paano yan? Sige, babawi ka na lang. Okay? So, ganun po yung atonement. Ibig sabihin, gumagawa ka ng isang bagay para sa kanya kasi may nagawa kang mali. Okay? Alam nyo na yung atonement. Pero bakit yan sa Bible paulit-ulit? Kasi nga, what happens? What happened, no? Lahat tayo nag... soul winning, lahat tayo guilty before God, lahat ng tao nagkasala, ayaw ng Diyos ng kasalan, galit siya dyan. O, paano yan? Diba? Alam niyo yan? Ito mga gantong details mo, kunin niyo po yan sa soul winning nyo. Ngayon, hindi lahat yan madalas nabanggit niyo sa... pero ito po yung mga underlying principle minsan sa mga sinasabi natin sa soul winning. Okay? So, may offense tayo sa Diyos, ayaw niya ng kasalanan, lahat ngayon tayo, yung piano, parang sobra naman yun. Diba? Eh, ganun siya eh. Ayaw niya na kasalanan. Paano? Yun ang reality. Kahit magtampo ka, wala kang magagawa. Pero may solusyon naman pala. Amen? So, salamat sa Panginoon. May paraan. Yun nga. Ang nangyari, ito na. Yung ang Panginoong Jesus, siya yung namatay para sa atin. Okay? Siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Ngayon, specific tayo ngayon po dito sa, actually hindi natin mabalikan sa Revelation, may nalang tayo mga specific mentions ng blood atonement ng Panginoon. Isa-isa natin yung meaning. So medyo lalalim po tayo ngayon, asahan nyo na. Okay, so para saan, bakit, ito pa yung gusto kong linawin na issue po, no? Sa isang Baptist din po ito na sikat, pangalan niya po ay si MacArthur. John MacArthur, dati binabasa ko, mayroon akong libro niya kasi basta manipis lang. Galingan ako sa kanya, magaling naman talaga. Ang problema pala, ito si John MacArthur, bukod sa Calvinist, problema na yun, diba? Gumawa siya ng sarili niyang Bible. Kasi sobrang galing niya, ganyan po yung mga taong ganyan. Hindi sapat yung kanya-kanya yan, diba? Sobrang dami kong follower, mayaman na rin ako. Pag mayaman ka na, pwede mag-publish. Yan ngayon niya, madali na mag-publish. Anyway, sa palagay daw niya, yung blood ay hindi importante. Doon bungo sa ESV yan, may sarili pa siyang Bible, no? Ngayon, yung ESV, tsaka yung kanyang sariling version, pinag-initan niya tong topic na to. Yung blood of Christ. Kasi, ang ibig sabihin lang daw niyan ay kamatayan ni Jesus. And I agree with him to some, ano, totoo naman yun, pag binanggit mo yung blood of Jesus, naaalala natin yung pagdurusa niya at saka yung pagkamatay niya. Kasi sabi niya sa Bible, the life is on the blood. It's in the blood. So tayo mga tao, pansinin mo, pag yung malusog yung dugo mo, malusog ka rin. Pag nawalan ka ng dugo, manghihina ka, malulupay-pay ka. Pag ikaw ay walang tulog, yung dugo mo, syempre, ay mababa. Lupay-pay ka, pag masyadong mataas, masyadong active, kaso pwede nang sumabog yan, high blood. So, ganun po yung dugo, napaka-central yan sa katawan nating panglupa ngayon. Okay? Kaya sabi ni MacArthur, binawasan niya po yun, kaya sa kanyang sariling Bible, inalis na daw niya, hindi importante yan. Pag sinabing blood, huwag mo alisin yung blood, either death, pinalitan niya ng death, pamisa, inalis siya na talaga. Okay? So, i-sample natin isa-isa ito. Mamaya, babanggit ko ulit. So, bakit kailangan i-retain yan? Ano yung significance ng blood of Jesus? Pati sa kaya kinanta natin, nandidiri ba kayo doon? May nagsabi sa akin, nandidiri daw doon eh. Kasi ako gumawa noon eh. Ano yung blood? Ba't yung blood? Eh, yuck. Ano feeling nila sa satanista yun? Ngayon yung satanista kasi ginaya yun eh. Alam mo si Satanas, manggagaya. Yung magandang bagay, gagawin niyang pangit. Ganyan po yan kahit saan. Katulad ng lalong anong mga issue natin ngayon, di ba? Yung sexuality natin, maganda yan eh. Lalaki, babae, walang masama dyan. Later, mag-union niya, may anak. Walang problema doon, di ba? Ang ganda. Eh yung Satanas, anong ginagawa niya? Yun nga, bata pa, tinuturoan na. Wala sa lugar, wala sa panahon. Ano nangyari? Hindi na yung maganda. Okay, hindi nagiging healthy sa halip na maging healthy. Kahapon, ang dami palang kapatid ni Marcy. Ilan sila, Nay? Siyam, namatay yung isa. Pito ang buhay. Walo dapat. Oh. So, ganun po. Pero isip-isip ko, lakas ang loob nito. Ah. Basta, anak lang.
Kasi nga, tayo po, dinisign niya yung mga babae na ganyan. Anak, walang problema dyan sila. Hindi naman sa, hindi naman nga, ano, pero mahirap lang sila eh. Pero, ang nga, sabi ko, laks ang loob. Kasi nga, kaya naman eh. Amen? So, hindi masama yan. Yung ginawa ni Satanas, wala sa panahon, or yung marami ka asawa, di ba? Masama rin. So, ganyan po sa tanga. Ngayon, yung blood, ganun din. Kaya nabanggit ko, hindi masama yung blood, normal yan eh. Yan ang dumadaloy sa dugo natin, pag nasugatan ka, ayaw mo naman, hey, dugo! Ayaw natin ng ganun. Paano yung mga matado? Yung sabi ng tango sa matado, satanista, hindi naman eh. Wala mo kayo, may blood. So, sa Bible, puro blood. Napansin nyo? Old Testament, kasi sinisprinkle pa. Gaya nga sa panahon natin ngayon, dugo! Kaya yun, kaya nilagay ko talaga yun. Kasi nga, are you washing the blood eh? So may mensahe yun eh. Eh iba, ayaw ko ng dugo. Kaya pag-usapan natin ngayong umaga. Ang iba't alas 11 na pala, hindi ako nag-time matag. Dahil yan. Nakailang minutes na po ako sa introduction? 18. Bihira. Ay, nakalimutan ko. Wait lang po. So dapat 40, okay. Okay, so ngayon dadaanan lang po yung mga mentions ng blood of Christ. Lahat po ito sa New Testament. Hindi na natin tinukoy yung sa Old Testament. Basta sa Old Testament, madalas anong ginagawa nila? Inakatay yung mga offered na animals. Madalas ay lamb, minsan ram, minsan ano pa, a goat, minsan ay bulak. Murang ano po yun, batang lalaking cow. Okay? So, lalaking cow, tama. So, ano pa? So, yun, sinasaboy nila yung dugo. Bakit ganun? Inaisipin nyo lagi, meron ibig sabihin ngayon natin, i-detalye. Amen? So, anong, first ang ano natin, first point about this is, para saan ang dugo ng Panginoon? Tingnan natin, anong ginagawa niya? Yung mga titingnan natin, anong ginagawa niya? Anong representation niyan? Para saan yan? Okay? So, number one, Matthew 26. So, ito po yung sinabi niya. Siya yung matay na, no? Patay na siya. Last Supper. Basahin natin from 27 hanggang 29. Ready, go. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I treated you with you in my Father. Oh, yes, sinasabi ko sa inyo, alam niyo naman yan, pag ating Lord's Supper, diba, binabanggit natin, ito yung sinabi ng Panginoon mismo, na yun ay nagre-represent, okay, hindi mismo dugo yun ha, nagre-represent ng kanyang dugo na dumaloy para, sabi dito, pag sinabing shed, ano yung shed? Past tense ng ano yon? Tingnan ko nga. Anong pa, ano yung kalimutan ko ah. Dumaloy. Hindi lang dumaloy, dumanak po yan eh. Come on, come on. Shedding, shed. Parang give off. Pour. Okay? Binuhos. Yan. Hindi yan waiting shed. Sandali ah. Discharge. Yun na talaga, yun na pala, sorry. Shed. Pinadanak po. Alam nyo, danak. Talagang dumaloy. Hindi dumaloy from one container to one container. Sa talagang bumulwak. Amen? Alam nyo naman yun. Kaya nga,
balikan natin yung mga napag-aralan sa Old Testament. Ano nung pinaggagawa sa dugo? Ang laging memory nun is buhay. Pag nakakita ka ng, yun, pag minsan aksidente, tadanak yung dugo, di ba? Nang kawawa naman to. Alam mo agad, patay to pag ganun karami yung nawalang dugo, di ba? Di ba, pwede pang palitan, pero pag sobra na sa utak, mawala niya ng ilang segundo lang ng oxygen, which oxygen ay dinadala ng dugo, patay po yan. Okay? Either patay kung nalagyan ng dugo agad, ano, may condition yan. Kalimutan ko. Basta, maano yung utak niyan. Makoma, yan. Either coma or patay talaga. Okay? So, nakikita niyo yung picture ng dugo. Eh, inalis ni MacArthur to, Leroy Pultante. Mali yun. So, totoo na kamatayan ng Panginoon ang tinutukoy dito. Pero hindi lang. Kaya pinaulit-ulit po yung blood dyan. Kasi nga, may reference sa Old Testament. And then, tinutukoy. Gusto mong tabi na kayo? Hindi ka nalingon ng lingon. Ayun na, wala. May ano naman eh. Okay, so, ulitin natin ha. Ay, tinuntaan ko ba? Sabi dyan, lalo sa 28, again, siya ay pinako sa krus. Bago siya ay pako sa krus, ano daw, tinuro sa atin yung institution na in-ordin yung Lord's Supper. So, ano daw yung nirepresent ng kanyang dugo doon? Yung iniinom na fruit of the vine or grape juice po yan, ubas. Okay? Sabi niya dyan, for this is the blood of the New Testament. Again, New Testament, bagong kasunduan or covenant. Kasi yung old covenant, maganda naman yung kaso, sumira yung children of Israel. Therefore, mayroong nabago. May mga na nakuha din from the Old Testament, katulad nga nung pag-sacrifice ng walang kinalaman na hayop dati, ngayon si Jesus. So, basta walang kinalaman na organism, wala naman siya kasalanan, siya yung papatayin. Yun yung na-pork na idea. Pero ngayon, si Jesus yung pinatay. At sabi dyan, for this is the blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. So, anong ginagawa ngayon yung, anong detail na gusto natin makuha dito? So, meron tayong ilang verse dito. Iba-iba yung focus niya, pero isa lang yung sinasabi dyan. Ano daw? So, alam niyo ba yung blood compact? Ang tinatawag eh, bata pa tayo, naaral na yan eh. Sino may nag-blood compact issue daw dito sa Cebu ba yun? O sa Samar? Basta yung mga nag-blood compact. Kaya bata pa ako, alam ko na yan eh. Tapos kaya yung mga palabas-palabas pa doon. Either ilalagay sa ano, yung iba naman, mali interpretation, ginanon. May dugo ka dyan, yung iba naman, ginanon. So, pero kung bata ka, hindi mo may tindihan na may nagagawa ng itong mga to. Kasi nga po, ginaya agad sa Bible. Ang nirepresent ng blood, buhay. Pag nag-blood compa kayo, ano man yan, ay pati pala sa katipunan. Yan, naalala ko tuloy. Ano ba yan? Hindi, ibig sabihin nung matindi yung pagsasamahan nyo na after that, hindi yung tipong katipunan, sugod, o, bahala ka dyan. Pag nag-usap na kayo eh, magkakapatid na kayo sa dugo, kahit hindi kayo sa magkakapatid. Ibig sabihin nyo, matinding usapan yung ganun din po dito, mga gaya-gaya lang sa Bible. Sa Bible, pag pinatay, yung ibang hayo pa sa kasalanan mo, ano ibig sabihin nyo, dapat may bigat yung dating sa'yo nun. Amen? Mabigat yun sa'yo, wala nang kinalaman to eh. Bukod sa gumagastos po sila para sa tupa, eh kasi iba, mayaman naman eh, wala nang baliwat. Pero still, yung pinipicture nun, may pinatay dahil sa iyong kasalanan. Amen? Amen. So, sana makuha natin ito ngayon. This is the blood of the New Testament which is shed for many for the remission of sins. So, ang tanong, para kanina yung dugo ng Panginoon? Sa mga ligtas lang ba? Hindi sinabi dito, pero para sa lahat po yan. Ibig sabihin, enabled na lahat ng tao pwede nang maligtas dapat. Okay? So, pero hindi sila naligtas kasi ba hindi tumanggap. So, yung dapat mag-mix. Yung sacrifice ni Jesus, bayad na sa regalo, kailangan mong tanggapin. So, ganun po yun. So, ginawa niya na yung part niya, dapat gawin mo yung part mo, manampalataya ka sa kanya. So, alam natin sa soul winning lesson natin. So, importante po yung blood. So, number one for remission. At yan po ay nag-shed. Ito mga ano po, ito mga term lang ipag-usapan natin. So, naintindihan niya po yung remission. Pag-remission, pagpapatawad. Okay? Pagpapatawad. Ay, bakit nga, anong kinalaman sa bakit napapatawad?
balik tayo sa example ko kanina, yung nalit. Okay, nag-sacrifice na siya ng pera. Hindi ka naman niya anak, ba't niya ka mapakainin ng ano man niya? Kasi nga, para atonement, nalit ka, mag-sacrifice ka naman ngayon. Amen? So again, mababaw na example lang yung para i-relate natin dito sa malalim. Ang Panginoon, hindi lang siya ng libre, hindi siya nalit lalo. Pero, kasi ang kasalanan ng tao, lahat nagkasala, gusto niya maligtas. So ngayon, may paraan. Kailangan niyang mamatay. Amen? At pero kailangan natin siya tanggapin. So number one, remission. Ang dugo ng Panginoon, malinaw. Kahit basahin nyo dito ba tayo? This, ulitin ko lang, for this is my blood of the New Testament which is shed for many for the remission of sins. So ang dugo ng Panginoon, kasama ng kanyang kamatayan, ay nagliligtas or nagpapatawad, napapatawad dahil doon. Okay? Number 2, Acts 20. Related pa rin. Acts 20, ito po yung speech ni Paul. Naalala nyo? Sa mga Ephesian elders, pakibasa po, ready, go. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. So this time naman, mayroong na-reference pa rin yung pagkamatay ni Jesus at yung kanyang dugo. No? Pero ano yung ginagawa daw ng dugo? No, alam ko, bumibili tayo ng Betamax dyan, huwag yun. Pero kanina, parang may kinalaman eh, di ba? Redeeming, una tuloy yung redeeming, remission, napapatawad dahil yung isa namatay para sa'yo, napatawad yung kasalanan. Dito naman, gusto natin, paborito natin to. Ano yung ginawa daw ng blood? Ano yung pinambili dyan? Ano yun? Pera, di ba? Pero nang bumibili pala yung dugo, padiri yan yung vampire. Eh, sino dito ang bumili ng dugo? Para saan? Sorry. Hindi, yung totoong dugo, di ba? Sa... Eh, sino na makabili? Minsan ang hirap daw niya, di ba? Nakakawa yung mga ganun. Kaya nagdo-donate minsan yung mga ka-church, lalo sa church eh. Kunwari si Bad, huwag naman si Bad. Kunwari lang, nakasidente. Kailangan ng dugo. Eh, mahal ang dugo. Depende, tumataas yan. Parang ano yan eh. Kung malakas ang demand, tumataas yan. Kaya ang ginagawa ng mga blood bank sa mga hospital, mag-donate na lang kayo, papalitan namin ng tamang type. Anong type ka ba, Bad? A+. A plus ka din. Kaya pala magkasundo ta. Oh, ba din ma'am? Oh, din si ano. Kaya pala magkakasundo. Deja. So, ganyan po yung dugo. No? Pwedeng bilhin. Pwede rin pang bili. So, kaya yung si Red Cross, ganun yung arrangement sa Manila dati. Kahit ngayon po, gusto nyo pong sakali daw na alam nyo na, nakikinita nyo, kakailanganin yung dugo. Or, gusto nyo lang magpa, ano daw, para lang ma-replenish daw yun yung kalusugan. Kaya sabi ko sa inyo, para re-relate natin dito. Ang programa nila is, pwede nyo mag-donate ka ng dugo ngayon, pag kailangan mo, bibigyan ka na ng libre. So, pero iniipon mo yun, parang apat na donate na ata, isang blood bank na, isang blood bag. Eh, 2,000 yun at least minsan, 2,000 pag ma-okay yung demand, pag mag-ano yung demand mo, mahal po yan. At kahit 2,000 lang minsan wala kang makuha. Kaya maganda rin yung programa nila. Amen? So gusto ko sabihin nyo kasi ano dyan? Pinambibili pala ng dugo. Alam nyo ba ibang mga vengeful na tao? Parang si Saul. Nalala ko to yun. Biblical naman tayo ngayon. Tapos na tayo sa ano. Si Saul, loko-loko to eh. Though yung mga hari ganyan kasi. Though gusto niya itrap si David. Ano yung pinampalit daw niya? Mayiging asawa mo. Yung aking anak, anong kailangan? Huwag na yun. Basta sabi lang niya doon, yung foreskin daw. Pero, ibig sabihin lang nung patayin mo yung ganyang number of Philistines, di ba? So, saan pa yan? Yung sa Bible ulit, yung anak naman ni... Hindi, sorry, yung mga Gibeonites. Okay, yung mga Gibeonites, pinatay ni Saul, hindi naman dapat. So, kaya nung, ano, nung si Hari na yung, si David yung Hari, anong nangyari? O sige, David, loko-loko, anong gusto mong gawin namin sa'yo? Sabi ni David, para magkaroon sila ng peace.
eh, itong mga Gibeonites, wala silang kailangan iba. Sabi yung patayin na lang yung mga Rakdisol. Kasi sinirauli ang ginawa. Inuubos sila halos. Nakita niyo, so gusto ko sabihin dito, ang dugo ay pwedeng pangbili. Malinaw yan ha, binigyan ko yan ng worldly example, totoo sa ating society, ganun din sa Bible. Bakit ganun ang dugo? Kasi, importante yan, buhay ang nirepresent yan. So ngayon, isa sa mga ginawa ng Panginoon, bukod sa nagpatawad, napatawad yung ating kasalanan dahil sa kanyang dugo, pinambili niya rin. Ito po again yung speech at preaching ni Paul sa Ephesians Elder. Sikat po ito, kahit nyo basa, kahit kabisaduhin nyo ito, parang maganda ito eh. Acts 20. Dahil marami siya sinabi dyan eh. Pero hindi nyo nakalimutan, sabi, yung church ng Panginoon, importante yan. Amen. Lalo sa mga pastor, alam nyo, yung talagang, kasi naintindihan ko kayo, baka sinasabihin nyo sa mga karnal kayo, at baka yung iba na inira dyan, tapos pag tinira natin ibang pastor, isa sa mga isipin yan, lalo yung mga de-defense, di ba? Mga defensive. Ikaw ang gustong hilig mo manira ng pastor. Diba? Sabihin ni Len, baka kayo din, iniisip nyo yun. O, ito na explanation ko. So, galit si Paul dyan, galit ang Panginoon dyan, kasi importante ang church. Tapos ikaw, ha, pastor-pastor ka dyan, anong ginawa mo? Pinagkapirahan mo? O, parang tayo hindi magagalit dyan? Pinapabayaan! O, di abante na naman, di ba? O, ayun, pastor, mayaman nga sila, pinagpala. Eh, kung spiritually, pinapabayaan mo yan, nililigaw mo, pati yung mga na-influensyaan mo, pwede ba hindi tayo magagalit dyan? Amen? Yun ang charge ni Paul sa mga pastor. At pinasok niya yung idea na, oy, bakit importante yan? Una, church ng Panginoon yan, binili niya na sarili ng dugo. So, ganun po yun kasi, again, another idea dito, kaya hindi biro-biro ang church. Mag-member-member, mag-invite, at mag-saya tayo, parang community, okay. Hindi ganun, bakit? Dapat mga ligtas yan eh. Hindi yan basta-basta. Mga ligtas lang ang dapat sa church. Kasi sabi sa Bible, binili ng dugo. Paano binili ng dugo? E sabi mo kanina, pastor, na si Panginoong Jesus ay namatay para sa lahat. O, tama naman yung kaso nga binili niya, lalo yung, sabi dyan, church eh. Hindi naman lahat member ng church. So, yung hindi ligtas o yung ligtas na hindi masyado sa church, dito muna sila, sa isang tabi. Okay? Ang importante sa Panginoon, at nasa utak ni Paul ang panahon na to, importante yung church. Huwag niyong lokohin, huwag mong pabayaan yung church. Mga pastor, kasi yan ay binili ng Panginoon ng kanyang dugo. Amen? Amen. So, importante. So, nakita niyo ulit yung another facet, no? Kanina, nagliligtas. Una pala yung ligtas. Yan, remission. At gusto ko kasi sabihin niyo, yung ano, shed for many, yung dugo ay pinapadanak. So, depende yan kasi sa nag-purpose. No? Ay, yung mga sa China daw, dahil pinatay doon. Eh. Walang kwenta yon. Kaya daw niya pinatay yung maraming Chinese kasi si Raul siya may idea siya na hindi tayo makaka-move forward. Kung yung mga kumukunta sa atin, andyan. Pinatay niya lahat yung kumunta. Mali yun. Amen? Nag-shed din siya ng blood. Pero mali. Ang Panginoon, nag-shed ng blood, sarili niya, para sa ating kaligtasan. Then, ngayon naman, binili niya. Yun yung idea. Kaya importante bawat isa sa atin. Amen? Kaya bukas, all winning tayo. At sa maraming panahon pa, gusto all winning tayo. Importante bawat isa. Pag nag-preach ka dyan, nag-share ka, importante ginagawa mo. Hindi tinatamad-tamad ka. Alam mo bang, niligtas ka ng Panginoon ng kanyang dugo. Okay ba? Kaya mo, diwag. Ang hirap eh, sa totoo lang. Kaya yung topic ko dapat ngayon, soul winning, motivation, pero next week na yon. Pero ito yung pinakaano natin. Prerequisite. Entindihan ba? Binili ka niya, binili yung church, importante yung church. Next. Ano pang ginawa ng dugo ng Panginoon? Parang kanina rin to. Romans 5. Uy, abisado niya pala to. Romans 5:8. Doon tayo sa 9. Hindi, Romans 5:8. Sige nga. For God commended his love towards us while we are yet sinners. Christ died. 9.
Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath. Okay, so another area na ginamit po yung blood ng Panginoon. Inalala nung writer, yes, pagkamatay ng Panginoon, pero yung blood specific, bakit? Diba alam natin nga, iniibig tayo ng Diyos na matay. So okay na yun, nasa picture na yung kamatayan. Pero binanggit pa yung blood kasi nga, the fact na ang blood ay importante sa buhay, pag yan ay nawala, nawawala ng buhay yung tao, either mawala ng buhay, mamatay, or manlupaypay. Amen? Ganyan yan eh. So sabi dito, ikaw naman ay na-justify. Alam niyo po yung justify. So isa sa mga ano niya, para maintindihan niyo daw yan, just if I'd never sin. Yan ang pwede niyong catchy phrase natin. Justified, parang just if I never sin. Pero ang ibig sabihin lang ng justify, para kang, ano sa Tagalog yan, pinapawalang sala or tawag dito, inaaring banal, or sabi dito ay, inaaring ganap. Asan dito natin alam yun eh. Hindi natin ginagamit yung mga term, no? Kasi sabihin ko lang ha, yung another term na patating pang justify, niya, para kang walang kasalanan. And then yeah, for example, ay, ilagay natin kung ako ito soul winning. Nagkasala ako, nangutang ako, wala kang pambayad. Eh, may ibang nagbayad para sa akin. Natatanong mo, alam mo, may kasalanan ka talaga, kaso may ibang nagbayad sa'yo eh. Ano pa problema mo? Wala na akong atraso sa'yo ngayon. Dahil ako, walang pambayad, eh may ibang nagbayad sa'yo. So, ang tingin mo sa akin ngayon, galit na galit ka kanina, nakita mo yung bayad, oy, oh, ito na, oh. Okay na, wala nang problema. Naintindihan? Justified, walang kasalanan. Hindi, may kasalanan, di ba? Walang kasalanan, parang nabaliwala. Naintindihan? Ang Panginoon, again, hindi yan, sa lahat yan, sinanda niya. Supposedly, lahat nga ng tao, kahit mga kasalanan, pwede na maligtas. Pero yung later nga, yung kailangan yung tumanggap dapat manampalataya. Pero this time muna, yung inaano natin is yung pagkamatay ng Panginoon, especially ng kanyang dugo. Pag nakita ng Diyos ngayon niya, so ang Diyos kasi banal, yung mga kasalanan tayo, tinitingnan niya tayo, parang gusto tayong patayin lahat ng Diyos eh. Ganun po yan eh. So anong patayin? Sino ang deserve mo? Bukod sa impyerno. Mabigat, di ba? Pero salamat sa Panginoon, siya yung namatay. So pag nakikita niya ngayon dugo na dumanap, di ba? Parang lalo nga siya dapat magagalit nun eh, kasi anak niya yun eh. Pero alam din niya, syempre yung anak niya ay willing namatay para sa atin. So pag nakita niya yung dugo ng Panginoon, nakikita doon yung sacrifice ng Panginoon, minahal niya tayo. Ngayon, nasatisfy na yung galit niya. Hindi niya na tayo kailangan pagbayarin kung ligtas na tayo, kung tumanggap tayo sa Panginoon. Nakukuha niyo po ba yun? Sana maganda. Kasi ito yung mga gusto ko sa magandang pag-aaral eh. Kasi kung ako yung inaaral ko po ito, mahilig ako sa ganyan. Hindi ako nasa-satisfy sa isang linya lang. Ngayon, yung ibang preacher, okay din naman. Totoo naman, inuulit lang nila yung narinig nila. Kaso, problema niyan pag challenge ka na. Okay? Ito nagkakaproblema kaya inisa-isa natin. Okay. So, ulit, Romans 5:9. Niligtas tayo sa kamatayan niya, much more than, parang dinadagdagan niya yung idea, di ba? Much more than, hindi lang yon, tayo naman ay pinaging banal, justified ng kanyang dugo. Okay, sana maliwanag po yon. Next tayo. Okay lang din kung mag-extend mamayang hapon. Sige, extend natin mamayang hapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pang-apat tayo. Last point na tayo. Mas umaga pa pala. Ande? Sige, tuloy ko lang po, no? So, being justified by that, pinaging banal na tayo, ang tingin ng Diyos sa atin, wala na tayong kasalanan, eh, kaya tayo maliligtas. Magandang ano po yung soul winning din, no? Makasalanan ka eh. Eh kasang tingin niya sa'yo ng Diyos, hindi na makasalanan. So ngayon, ligtas ngayon tayo sa ano ba yung wrath of God. Maraming wrath of God, pero especially yung kasalanan, eh, yung bayad talaga yung impyerno eh. Yun ang manifestation ng galit ng Diyos, wrath of God, impyerno. Kaya lahat ng tao dapat sa impyerno, kasi galit siya sa kasalanan, galit ngayon siya sa atin.
Okay? Eh kaso nga, yun ang maganda dito, ang Panginoon nagbayad, ang tingin niya sa atin sa mga tumanggap sa kanya ay justified na. So, ligtas tayo. Ayun yan. Okay? So, last na po. Hindi, okay lang po, no? Hindi tayo magtatagal. Hebrews. Maganda na rin itong ano natin. Hoy, kabisado niya ito, di ba? Ano natin ito? 9:14. Okay, basa. Ready, go. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? Okay, number one, ginagawa ng Panginoon, anong kanyang dugo, ano daw? Shed and then remission, napatawad. Pangalawa is purchase, bumibili. Pangatlo is justify. Okay, nagpapawalang sala ang kanyang dugo. Kasi dumanak yan, paano naging makasala yung dugo? Kukuha tayo yung dugo, ganun ba yun? Diba, mga ano pa yung filosofo eh. O, totoo lang ha, kasarin mo ngayon, iba kasi yung minamak yung faith natin. Sa totoo lang, kaya iba daw, kasi yung, hanapin natin yung dugo ng Panginoon, siguro, mabebenta natin ng mahal yun. Kasi yung iba, kumahanap pa rin ng dugo. Eh, meron daw nakakita ng dugo. Tingnan natin, ano kayong DNA niya? Oh, ganun ba eh. Hindi na tayo ganun. Ngayon, kasi pinag-usapan yung DNA ng Panginoon, totoo naman yan. Pero, again, importante kasi, di ba, anak nga tayo ng Diyos, hindi naman salaman eh. Huwag tayong OA, ha? Totoo lang. So, pero ito, pag-usapan natin, hindi na tayo tatagal, no? So, again, purchase, redemption, dahil sa shed blood, and then, justify. Ngayon naman, isa-isa natin to. And then, saka natin explain. How much more? So, kasi dito po ay, may nabanggit dito yung, yun nga, binalik po sa Hebrews, kung alam nyo, natapos na po natin sa Thursday nights, last time, no? So, Hebrews, marami po siyang, ang ina-address niya dyan, yung mga Hebrew Christians. And then, pwede rin yung mga Hebrew unsaved para ma-win, no? Pero more on yung mga Hebrew Christians. Mga Hudyo na naging Kristiyano. So, pinapaalala ngayon sa kanila yung alam natin kasi nasa Bible. So, lahat yan, inabisado pa nga natin yan, di ba? Pag ganitong kasalanan, ganito yung offering mo. Pero karamihan doon, lahat patay. Depende yung iba doon, na ano lang eh, niluluto, ano ba to, yung barley, yung hindi lahat may dugo, di ba? Pero pag may kinalaman sa kasalanan, lagi daw may dugo. Di ba? Kaya yung kadoksong nito, yung saan ba yun? Sa Hebrew din yun. And without the shedding of kanina, yun pala yun. Without the shedding of blood is no remission of sin. Di ba? So, yan. So, meron din sa Hebrews nun. So, importante, walang pagpapatawad kung walang mamamatay. Ganun yung idea. Sa Old Testament, and then, na-perfect yan sa New Testament. Okay. Ngayon naman, yan, ito po pretext niyan. Pinaalala yung lagi, di ba, naalala nyo yung mga pinapatay, yung goats, yung calves. Pinapatay yan, laging may dugo. Pero yung dugo niyan, mga hayop lang yan eh. Di ba, kaya sasabi nyo dito, lalo na ngayon. Okay, kung again ha, yung ginawa nilang sacrifice ng mga hayop, ginawa po nila for how many years. So, hindi natin pwede sabihin call me yun. Talagang malinaw yung sa salita ng Diyos, pre-practice nila, ibig sabihin, naniwala sila doon. Amen? Amen? Pero, yun nga, hindi pala yung sabi nga sa Colossians at sa Hebrews din, shadow of things to come yun. Alala nyo ba yun? Ibig sabihin, meron lang, binigay lang sa kanila yung for a season. Hindi yun yung perfect. So, kaya ngayon, ang perfect sacrifice ngayon si Jesus. Kasi nga, ano mong kinalaman ng ano? Tsaka, every year nga, especially sa Atonement Day, Day of Atonement, ginagawa nila, patay ulit tayo kasi, nagkasala ulit tayo eh. Nagkakasala araw-araw eh. Kasi nga, yung panahon pa lang yon, pinipicture lang pa si Jesus. Pinipicture lang yung later, mamamatay si Jesus Christ, perfect sacrifice para sa ating kasalanan. Naintindihan? So, yan po yan. Kaya ito po yung kaya, how much more then shall the blood of Christ? Hindi na ito hayop. Ito'y Diyos, anak ng Diyos, namatay para sa atin. Hindi ito basta-basta.
Siya ay perfect, hindi po siya hayop, siya ay tao, siya ay Diyos, nagkatawang tao. Wala siyang kasalanan. Ngayon dati, ginagawa lang nila ano eh, hinahanapan ng kung ano, ganda nung ano ni, yung baby ano natin, mga goats, di ba? Kasi nga, ano pa eh. Kumbaga sa mga baby, maganda yung skin, di ba? Mga baby natin, yan, sina Jared, tingnan mo yung skin niya, maganda kasi bata pa eh. So perfect. Ganun kaya nga po yung ina-offer last sa Old Testament, di ba? Yung madalas sinabanggit, alala nyo, 1 year male without blemish. Alala nyo yan? Bakit without blemish? Kasi dapat isinasacrifice sa Diyos, katanggap-tanggap. Kaya ang application po sa atin yan, di ba? Ganda yung kwento ni Bad kanina eh. Ay, hindi pala, yung aking napakinggan. Yung isang pastor kasi, ang testimony niya, natuto siya mag-soul winning, pero worldly pa siya. May nasa-save kasi konti at hindi masyadong ano, effective. Meron din, pero yung iba na-invite. Pero nung ginawa niya, inalis niya yung kasalanan niya, hindi perfect ha. Pero at least yung mga ka-worldliness niya, inalis niya yun. Dati mahilig siya sa kung ano-ano, sa Hollywood daw, mga rockstar, ganyan daw yung style niya eh. Inalis niya yun, napansin niya, naging effective ako kasi inalis mo yun, nilinis mo yung sarili mo. So, ganun din tayo dito ngayon para patawarin ng buong sanlibutan. Dapat ngayon yung isa-sacrifice perfect. E sino yung sinacrifice sa atin ngayon? Si Jesus. Wala po siyang pag-blemish na tinatawag spiritually, eh. Hindi lang yan, ano, okay? By the way, medyo umu-okay pala yung ano, yung kailangan pata ng isa. Yung gamot ni Ma'am Joanne. So, hindi lang ito yung blemish. Pag spiritual, kahit po mukhang ewan niya, mantagyap, pero spiritually, siya ay maayos sa Diyos, malinis. Amen. Yan po yung hinahanap ng Diyos. Eh, kaso, pag tao, wala tayong perfection. Ibig sabihin, tayo perfect. Kaya nung si Jesus ay inalay, banal sa, sabi doon, the holy for the unholy, the just for the unjust. Okay? Ano daw? Kaya yun, pag inaaral natin yun, pag na-realize mo yun, pag nag-preach ka dyan, banggitin mo yun ako, lahat ko binabanggit yun, napansin nyo ba? Hindi script yan. Inaaral natin yan, at yung iba, nakuha ko rin sa iba, yung iba, inaaral ko. Paano mas magiging effective yung soul winning? At pag talagang tumanggap yan ngayon, nakuha niya, itindihan niya. Laging kasama yan, si Jesus walang kasalanan, siya pa yung pinatay. Amen? Kasi yun, dumanak yung dugo, andun yung picture ng dugo. Hindi lang yan dugo ng kambing. Eh kung anong gano'ng ang kambing ngayon? Sabi nila, 3-5 yung maliit. Sabi natin gano'ng kinakatay. Eh kayang-kaya ko naman yan eh. Mahal yun. Pero pag dugo ng tao, sige nga, magano? Mahal yun. Eh pag dugo ng Panginoon, napakamahal. Amen? Kaya ibang mga teologian, may mga ano-ano pa sila eh. Tama rin naman, sabi nila, isang dugo lang ng Panginoon! Ay sapat na! Para iligtas yung sanlibutan. Na nasobrahan naman ng ano, pero okay din yung kasi meron siyang tinutukoy, amen. Banal ang dugo ng Panginoon, hindi nga dapat siya masaktan. Amen. Tapos namatay siya, ang daming dugong tumanak sa kanya. Amen, huwag kayo sisigaw ng gano'n sa ano, soul winning. Pero, kailangan naintindihan niyo po yun. Banal ang dugo ng Diyos, wala siyang kasalanan, siya pa yung pinatay. Bago po dumanak yung dugo mo, hindi ka kinurot lang. Amen? Parang nag-donate tayo ng dugo, isang ganyan lang, pag ganyan niya, malinis pa rin yan eh. Hindi siya talagang hinataw eh. Itindihan niyo ba yun? Yung picture ng pagdanak ng dugo niya, mabuti man lang kung ganun eh. O ilang bag ang kinuha sa'yo? Ako, nakuhaan ako 2 bag eh. Kaso ako, hirap ako, kaya hindi sa excuse ah. Hirap sa akin daw eh. Kasi maliit nga daw yung aking blood vessel kasi hindi ako mahilig sa tubig, yan sabi. Ngayon, kaya may excuse na ako. Pero yung sabihin, kahit 2 bag, parang tinitingnan ko yun, dami. Buhay pa ba ako? Eh, according to science, pinag-aralan nila yung kaya ba? Yung ganitong katawan, kaya. Eh, paano kung hindi ginamita ng kuryente, ng karayom? Hinataw ba? Tapos nakita naman yung duguan sa gulpe. Bihira natin makita yan eh. Yan, madalas yung na-aksidente, ganun yan. Eh siya hinataw-hataw hanggang lumabas yung kanyang dugo. Bandang huli, pinako, eh labas niyan. Labas ang dugo dyan. Sa hakas, sinaksak pa. Kasi daw, baka daw hindi pa patay. Loko-loko ng mga to eh, no?
Grabe yung ano nila, sinapit ng Panginoon. Kaya yun po yung picture niya. Dapat mamaya, pagpatuloy natin mamayang hapon. Pero this time, okay. So siguro naawa ka sa kambing. Nung una po ako, nung alam niya, bata ako, kasi nagpakatay kami ng kambing saan. Naawa ako, hindi ako tingnan. Diba? Sinong ano? Kasi ganyan yung parang pinapatay yung ayaw. Umaano ba? Ay, baboy pala yun. Kung ano man yan. Yung baboy lalo, di ba? Ang ingay niyan. Eh, maganda yung sheep daw. Hindi lang umisigaw yun eh. Pero yung baboy, ano kaya yun? Yung mga taga-probinsya, alam na nila yun. May kinakatay. Eh, nung bata ako, naaawa ako dyan eh. Kasi, konsensya natin yan. Amen? Ayaw natin may pinapatay, lalo pinapahirapan. Eh, yung Panginoon, wala siyang kasalanan. Eh, lalo naman, eh, walang, yung gusto, ba't sila pinapatay yung baboy? Walang kasalanan yung baboy yung pagkain ng tao yun. Amen? Huwag naman yung mamasabay niya nagkakatay, ha? Binigay ng Diyos yan. Sa Old Testament, kinakatay talaga sila. Gusto ko lang maging malinaw po sa atin. Yung picture ng dugo ng Panginoon at kung paano yun naka-atone sa ating kasalanan. Amen? Balikan natin. Di pa tapos eh. Kung ganun, kung naawa ka sa baboy na kinakatay or sa panahon nila, ayaw nila ng baboy. Baka, kambing, or mga specially lamb na talagang di, ano, bata pa. Tapos pure pa. Naawa ka na doon, na antig na yung konsensya mo, di ba? Kahit mga bata po nung Israel ka. Ba't pinapatay yung ano, walang kinalaman? Ganun pong kwento nito, yung konsensya po yung nililinis ng Panginoon. Mamaya, yun yung ibang points natin eh. Okay? Pero this time, tingnan natin ang Panginoon ngayon, eh lalong walang kasalanan siya, puro siya eh. Ang daming ang gustong patunayan na may kasalanan siya. Alam niyo yung kwento, di ba? Hinahanapan siya eh. I'm sure kahit tayo ngayon, di ba, asar na asar kayo, pag hinahanapan kayo ng mali, wala ka namang mali. Ngayon, patawarin mo iba kasi minsan may nakikita rin mali sa'yo, parang eh. Hindi mo alam, or hindi sigurado, or talagang meron. Whatever, pag hinahanapan ka ng mali, ang sakit sa, ano, di ba? Nakakasal. At pag natagpong may mali talaga, sabi natin, eh, may mali ka talaga eh. Ang Panginoon, walang makitang mali sa kanya. So, lalo na daw yun na kung naawa ka sa kambing, sa bulls, ay lalo ang Panginoon. Amen? At, yung bago dito, hindi nang bago, pero sa kanila, nirelate niya hindi lang, again, hindi lang for this year. Okay, may kinatay na tayo for this year, tapos na. At kinatay dyan sa altar na yan, nakalupa. Hindi, sabi dito, who through the eternal spirit offered himself without spot to God. So meron tong relation doon sa sinasabing malinis, walang blemish. So ngayon sa Panginoon, walang spot, ibig sabihin walang blemish, ang Diyos mismo tinitingnan si Jesus, wala siyang kasalanan talaga. So sana, ayan, ito na pala, binanggit na dito eh. Ano yung ginawa sana dapat sa atin nun? Tsaka yung win-win natin. At even tayo mga soul winner, iligtas ka rin. Pero paano dun sa mga win-witness natin? Ano dapat gawin sa konsensya mo niyan? Again, yung konsensya yung nagsasabi ng tama't mali, di ba? Kaya lagi sabi sa inyo, sa isang lesson natin, kahit batayan, matanda na, isa lang ang gospel. Amen? Naintindihan nila yan. Kasalana, wala kang magagawa, may tagapagligtas. Siya'y namatay, maintindihan nila yan. Kaya ngayon, sabi dito, nung nag-offer ngayon ng Panginoon, namatay siya, pero in-offer niya pala yung forever sa langit. At sabi dyan, anong dapat mangyari sa inyo yan? I-purge yung konsensya mo ngayon. At ito yung magandang term pa, no? Yung dead works to serve the living God. Kasi ang sa panahon natin, ang problema natin ngayon sa mga false teaching, alam nyo ano, hinahalo yung tama sa mali. At sabi nila, by faith din kami. Uy, maganda. Kailangan mong gumawa. Isa yun sa pinurge dito eh. Dapat wala ka nang iisipin na kailangan mong dagdagan yun, hindi mo nga kaya. So dapat maalis na sa iyo yun, yung kaya mong iligtas si sarili mo. Inalis daw siya, alam nyo, purge. Inalis, nilinis. Pag sinabing purge dun sa marumi, yung marumi, inalis. So in effect, yung natira, malinis. Alam nyo na yun, di ba? Nadaanan na sa ibang ano yun. Pag purge yung conscious natin,
minsan naging marumi, di ba? Parang kailan lang inano natin 'to eh. Noong Thursday ata. Tama, di ba? Good conscience. Yan, alala ko. So, kasi wala si ano eh. Kaya ngayon yung konsensya natin, sinasabi niya ng tama sa mali, eh paano kung madumi na? Di ba? Parang yung mga bakla, sabi, okay na yan kasi tao lang din sila eh. Pero yung mga banal, galit na galit doon. Di ba? Kasi alam nila, mali na yung konsensya nila. Ito ayaw ng Diyos, ayaw ko din yan dapat. So kaya ganun pala yung parang ngayon, maligtas tayo, isa sa mga ginawa sa atin, nung kamatay ng Panginoon, dumanak yung dugo, yung konsensya mo ngayon, na depende ko sa iyo kung gaano ka dumi na yan, kahit gaano ka dumi yan, lilinisin niya ng dugo ng Panginoon. Nakita niyo yun? So, at ang epekto nun ay, yung dati, feeling mo, kaya mo iligtas sa sarili mo, yun ang implication po nun, yung from dead works to serve the living God. Kung sa palagay mo dati, ay kaya mo iligtas mo ngayon, alam mo na hindi. Amen? Eh, kailangan pala maglingkod eh. Iba yon. Sinabi rin ni Paul, siya ay naglilingkod sa Panginoon through His Spirit. Okay? So, kaligtasan pa rin po yan. Okay? So, yun muna. At sumusuko na yung ating audio. Sana naintindihan po natin blood atonement of the Lord Jesus Christ. Mamayang hapon, balik po kayo sana. Makabalik kayo. Para tapusin natin, meron pa tayong apat. Ginagawa ng dugo ng Panginoon. At panghalin tulad lang to sa ginawa niya sa atin. Pero, again, detalye lang po ito ng kung ligtas na kayo, ligtas na kayo. Pero, yung detalye natin yan, kasulad ng mga nalaman natin ngayong umaga, yung pala yun. Do, alam mo na yun, in a way, ngayon, nung dinukso nga natin, binigay yung detalye, lalong luminaw, tama? At ma-appreciate mo yan, maging soul winner ka rin. Amen. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita again na dinetalye nyo rin. Salamat po sa mga summary, salamat po sa mga basic, but salamat din po Lord sa mga detailed explanation, Panginoon, para ma-appreciate namin yung ginawa. Lahat pala ito, Lord, wala kaming pwedeng sabihin na may butas ang inyong righteousness dahil po lahat po tayo solid. I pray na itindihan namin, appreciate namin yung kamatayan at ang inyong dugo, Panginoon. Hindi rin namin baliwalain, katulad ni MacArthur, Panginoon, yung dugo, Panginoon, na pwede namin alisin ito sa Bible or i-equate lang, Panginoon, sa isang bagay lang na kung saan ay ito'y kamatayan nyo lang. So, dahil naging kulang yung meaning, Panginoon, sa amin at yung dating, Panginoon, intensity nito, Lord. So, I pray na bawat isa, Panginoon, again, ay maging soul winner. Una, ay ma-appreciate namin yung pagliligtas na ginawa niyo, Panginoon. Nakita namin kanina, ang dugo ay nagpatawad. Later, naghuhugas din, nag-purge. Ito po yung nag-justify. At mayroon pa po kami ngamayang hapon. Balik po ang bawat isa. Alam po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.